Biyahe ko ay may nakalimutan akong dalhing gamit, kaya bumalik ako sa bahay para kunin. Pero nang pagpasok ko sa pintuan namin na hindi nakalak, kitang-kita ko kung paano patahin ni delivery boy ang asawa ko. From San Juan City ay napilitan akong lumipat ng bahay sa Quezon City sa kadahilan ng may bago akong project dito. Ako si Briggs at isa akong engineer, Kuya Roms. Matagal-tagal na proyekto ang aking gagawin dito sa QC. Regular akong engineer ng isang malaking construction company. Kasama ko sa paglipat ang nag-iisa kong anak, si Crystalline. Anak ko siya sa dati kong live-in partner. Mayroon siyang tagapag-alaga, si Yaya Pearl. Kasabay ng paglipat namin ng bahay ay ang paglipat din ng anak ko ng eskwelahang pinapasukan. Wala namang magawa si Crystal dahil grade 1 pa lamang siya. Likas namang mabait at matalino ang anak ko. At hindi naman din kalayuan ang school sa inuupahan naming bahay. Isang araw, kinausap ako ni Yaya Pearl na kailangan ko daw magpunta sa eskwelahan ng anak ko dahil may importanteng pag-uusapan ng mga magulang at ang teacher. Wala sana akong balak magpunta dahil ipinagbilin ko na ang lahat kay Yaya Pearl. Pero nagpumilit si Yaya at ang anak ko. Kung kaya kahit busy ako sa aking trabaho, napilitan akong mangako sa anak ko na pupunta ako sa meeting sa darating na Friday ng hapon. Sa unang pagkakataon nga ay dadalo ako sa meeting ng anak ko sa school. Naiintindihan ko naman si Yaya Pearl nang ipagpilitan niyang ako na ang umattend. Dahil kung pupwede lamang siya ay hindi na siya mag-aaksaya ng panahon na sabihan pa ako. Biyernes, nag half day na ako sa trabaho para makapunta sa school ng anak ko. 1 PM ang simula ng meeting at nakarating ako 1:20 PM na. Kahit nahihiya, pinilit ko nang pumasok sa room. At pagpasok ko nga ay nagsisimula na sila. Pero natigilan ako nang mapansin kong pamilyar sa akin ang teacher ng anak ko. At maging si teacher ay natigilan din. Sabay pa kami nagsalita at nabanggit ko ang pangalan niya at nabanggit din niya ang pangalan ko. Kahit pareho kaming magkakilala, hindi na muna kami nag-usap. Naghanap ako ng mauupuan para makapagpatuloy siya sa pagsasalita. Isang proyekto lamang ang pinag-usapan namin para sa mga bata at sa loob ng room. Nagtuloy-tuloy lang si teacher sa pagsasalita habang nakatitig ako sa kanya. Natutuwa ako sa narating niya sa buhay. Masaya akong nakikita siyang isa ng teacher. Muling bumalik sa isipan ko ang nakaraan kung paano kami nagkakilala ni Mayet, ang teacher ng anak ko. Hindi pa siya teacher noon. Nakilala ko siya dahil mahilig ako sa babae noon. Isa siyang escort girl. Nakilala ko siya sa isang social media app. Nagka-chat at nag-meet. Matapos magkasundo sa rate na ibabayad ko sa kanya, kapalit ng panandaliang aliw. Unang kita ko pa lang noon kay Mayet ay batang-bata pa ang itsura niya sa edad na 20. Ay hindi ako makapaniwalang isa siyang escort girl. Nagsisimula ako noon sa trabaho ko bilang isang engineer. At meron na akong girlfriend noon, si Rachel. Hinahanap-hanap ko madalas si Mayet. Ibang saya ang dulot niya sa akin. Hindi sapat si Rachel. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mahal na mahal ko naman si Rachel.
Madalas kong kontakin si Mayet noon para makasama. Hindi ko na inintindi ang perang ibinabayad ko sa kanya. Basta makasama ko lamang siya at may nangyayari sa amin, masaya na ako. Minsan, tinanong ko siya noon kung hanggang kailan siya magiging Pocahontas. Ang sagot niya sa akin, kapag makapagtapos na daw siya ng pag-aaral ay titigil na siya sa ganitong hanap buhay. Kapit daw siya sa patalim dahil hindi naman daw siya kayang pag-aralin ng mga magulang niya. Ang tatay niya ay isang jeepney driver at may bisyo pa. Ang nanay naman niya ay isang mananahe. Pero minsan, hindi na sumasapat sa pang-araw-araw nila ang kinikita. Anim silang magkakapatid kaya hirap din talaga sila sa buhay. At nasa elementarya at high school pa ang iba niyang mga kapatid. At ang iba ay hindi na nagtapos ng high school. Kaya kung hindi daw siya makapagtapos ng pag-aaral, ay hindi sila makakaahon sa hirap. Hindi ko naman inintindi ang mga sinabing yon ni Mayet noon sa akin. Iniisip kong kasama lang siguro sa drama niya ang mga sinasabi niya para maawa ako at dagdagan ko ang bayad ko sa kanya. Ang sa akin lamang kasi noon, wala akong pakialam kung saan niya dadalhin ang perang ibinabayad ko sa kanya. Basta masaya ako sa serbisyong ibinibigay niya sa akin. Naging regular client ako ni Mayet. Hindi ako pumapayag na hindi ko siya mailabas isang beses sa isang linggo. Dahil para sa akin, kapag nailabas ko siya ng isang beses sa isang linggo, hindi na niya kakailanganin pang kumuha ng booking sa iba. Lalo na at dinadagdagan ko pa ang bayad ko sa kanya. Pero nabuntis ko si Rachel, ang girlfriend ko. Kaya napilitan kaming magsama dalawa. Nag-live-in muna kami. Ayaw naman niyang magpakasal sa akin dahil sabi niya, babaero daw ako. Maayos naman ang pagsasama namin. Kaya lang, hindi pa rin ako tumitigil sa pambababae ko. Lalo na si Mayet, madalas ko pa rin siyang kontakin para magkita kami. Hanggang sa natuklasan ni Rachel ang mga kalokohan ko, nalaman niya na kumukuha ako ng escort girl. Isang taon na noon si Crystal, ang anak namin. Grabe, ang away namin ni Rachel noon. Muntik na kami maghiwalay, hindi niya matanggap ang ginawa ko. Pero dahil sa sinuyo ko siya ng husto, umingi ako ng tawad, ipinakita kong nagsisi ako sa nagawa ko at nangakong hindi ko na uulitin. Kaya binigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon. Muli kaming nagsama ni Rachel para sa anak namin. Pero ako, dumipas lamang ang ilang buwan, balik na naman ako sa pagiging palikero ko. Balik ako sa dati kong bisyo. Natuklasan uli ni Rachel, humingi uli ako ng tawad at pinatawad naman niya ako. Pero yun din pala ang magiging dahilan ng tuluyan naming paghihiwalay. Dahil wala sa isip ko na balak pala akong gantihan ng asawa ko. Ang mga ginawa kong pambababae ay gagawin din niya. Wala akong kamalay-malay na ang delivery boy na madalas mag-deliver sa bahay ay pinapapasok pala ni Rachel sa kwarto namin habang wala ako. Nahuli ko si Rachel nang minsan habang paalis na ako at papasok na sa trabaho, ay dumating si delivery boy. Sa pag-aakalang nag-deliver lang at aalis din kaagad, umalis na ako at dahil nagmamadali din ako noon at may oras akong hinahabol. Pero nasa kalagitnaan na ako ng biyahe ko ay may nakalimutan akong dalhing gamit, kaya bumalik ako sa bahay para kunin. Pero nang pagpasok ko sa pintuan namin na hindi nakalak, kitang-kita ko kung paano palakin ni delivery boy ang asawa ko.
Sa gulat ay biglang kumaripas ng takbo ang lalaki. Sa bilis niya ay hindi ko na naabutan. Isinumbat lahat ni Rachel ang mga ginawa kong kalokohan. Sinabi din niya na gumanti lamang siya sa mga nagawa ko. Mas masakit pala, Kuya Roms, kapag gumanti ang asawa. Umalis ng bahay si Rachel at hindi na bumalik pa. At ayaw ko na rin bumalik pa siya. Mabuti at iniwan niya sa akin si Crystalline, ang anak namin. Naghanap ako ng tagapag-alaga ng anak ko at nagpatuloy ako sa buhay. Pinilit kong magbago para sa anak kong babae. Hindi ko na rin kinontak pa si Mayet noon. Nasa eksenang nag-iisip ako at lutang nang marinig kong binanggit ni Mayet ang pangalan ko. Kaya para akong naalimpungatan at nagising dahil nagtayuan na ang ibang mga parents na naroon. Nakangiting lumapit sa akin si Mayet. Muli ko naalalang nasa school meeting pala ako. Napangiti rin ako sa kanya. Ngiti na natutuwa sa nakikita ko sa kanya sa narating niya sa buhay. "Kamusta ka na, Ma'am Mayet?" tanong ko. Natawa siya bigla. "Roslyn, hindi Mayet," sagot niya sa akin. "Oo nga pala, screen name niya lang pala yung Mayet." Noong nagpapabook pa siya, natawa na lang rin ako. Maya-maya, niyaya niya akong lumabas na ng room at naglakad na kami palabas ng campus. Tumuloy kami sa isang coffee shop. Dito ay nakapag-uusap kami ng maayos. Sinabi ko sa kanya na noon, hindi ako naniniwala nag-aaral talaga siya ng college noong sinabi niya sa akin. Nagpapasalamat siya dahil daw sa ginawa kong tulong. Sabi ko naman hindi tulong yon dahil may kapalit naman yon. Kahit naalala kong minsan tumatawag siya sa akin para manghiram ng pera para sa karagdagang expenses niya sa school. Kahit hindi kami nagkikita noon ay pinadadalhan ko siya at hindi ko naman na siya sinisingil pa. Nalungkot naman siya nang malaman niya na naghiwalay na kami ni Rachel, ang ina ni Crystal. At sinabi ko sa kanya na magmula nga noon ay pinilit ko nang baguhin ang buhay ko. Iniwasan ko na ang mambabae para sa anak ko. Alam niya yon dahil bigla na lamang akong hindi na nagparamdam sa kanya. Ayon naman sa kanya, mabuti na lamang daw at magtatapos na siya noon sa kolehiyo. Sinabi ko sa kanya na natutuwa akong nakikitang may narating siya sa buhay. Natuwa naman si Roslyn at tinanong ko siya kung meron na ba siyang asawa. Sabi niya wala daw at wala rin boyfriend. May mga nanligaw daw sa kanya pero wala naman siya magustuhan at natatakot siya na kapag malaman ang nakaraan niya, baka iwan din siya. At mas gusto daw niyang magturo na lamang kaysa mag-asawa. Nasa edad 26 pa lamang si Roslyn at maganda. Ibang-iba na ang itsura niya ngayon kumpara noon. Maganda rin naman siya noon at ngayon maganda rin. Mas mukha nga lang kagalang-galang siya ngayon. Ilang oras din kaming nag-usap ni Roslyn at hindi naman siya tumanggi nang nag-alok akong ihatid siya sa bahay nila. At pag-uwi ko sa amin, masaya naman akong sinalubong ng anak ko. Kinagabihan bago matulog, naalala ko si Roslyn. Naalala ko rin ilan taon na rin pala kaming hiwalay ni Rachel. Bigla ko naisip na hiningi ko pala ang FB account ni Ma'am Roslyn. Kaagad ko namang nahanap dahil totoong pangalan niya at DP ang nilagay niya. Nang pag-add ko nga sa kanya ay kaagad naman niyang inaccept. Kaagad akong nagpadala ng message sa kanya. "Hello, Ma'am Roslyn.
sabi ko. Kagad naman siyang nag-reply pero nabigla ako sa message niya. Si Mayet to, joke, sabi niya. Bigla ko tuloy naaalala noong nagpapabook pa siya at naaalala ko rin tuloy ang mga ginawa namin noon. Natagalan akong mag-reply dahil hindi ko malaman kung paano ko sabihin sa kanya ang gusto kong sabihin na naaalala ko tuloy ang nakaraan. Pero nang banggitin niya mismo ang pangalan niyang Mayet, mukhang okay lang naman sa kanya. O baka pareho lang kaming nasa isip at naalala ang nakaraan. Kaya naglakas loob na akong sabihin sa kanya na naalala tuloy kita noong si Mayet ka pa. Pinusuan niya ang message ko. Kaya muli sabi ko, pwede ba tayong lumabas uli? At nagulat ako sa sagot niya. Oo ba? Kailan? Biglang nabuhay ang dugo ko sa mga ugat ko. Parang dumaloy ng husto. Pinagpawisan ako para naman akong nagsisimulang dumiskarte sa isang babae. Excited na magkahalong tuwa at saya. Mahirap ipaliwanag. Nagkasundo kami ni Rosalie na muling magkita. At nagkasundong pumasok sa isang kwarto na kung saan guguluhin namin ng maayos na kama at lalabas na magpapasalamat pa ang mga staff. Sa madaling salita, may nangyari sa amin ni Roseline. Hanggang ang muling pagkikitang yon ay nasundan pa uli ng maraming beses. At nagising na lamang kami na mahal na namin ang isa't isa. Hanggang sa magbunga ang kapusukan naming dalawa. Nabuntis ko si Roseline. Pinanagutan ko naman siya pati ang baby namin. Nagpakasal kami at masayang-masaya naman kaming dalawa.